tungod sa dakong kaluoy o kabalaka sa atong Ginoong Hesus sa mga tao magigutong o base makuyapan, iya silang ipakaon. Mga isuon, kung atong pamalandungan ang kaayos sa Ginoo, makahimo pa ba kita o mga matang nga wala masubay sa iyang kabutun? Apan kita mga tao, tungod sa atong mga kabalaka, nga wala din kaunong pagkauma, wala'y ikapamasay sa mga bata sa eskwela, na ikalimot kita sa Ginoo. Nga bisan sa adlang Domingo, dili na kita makasimba kaniya. Hangtod miabot ang punto, nga kwarta na ang anaapirmi sa atong muna-muna. Apan kung atong kambiyuhan ang menu sa atong kinabuhi, gikan sa kalibutanon ngadto sa pagkakristohanon, makaingayon kita nga mauni ang kinabuhi nga malipayon, tungod kay si Kristo man ang susi sa tanan. Palihog manindog ug atong daygon ng atong Ginoong Hesus. Sa teritoryo dili kay gibalhin ko sa
obispo, isip pura paroko sa Virgen Dolorosa Parish Babak. So, wala siya, karon tulogi ako, bagi ako sa mga panghalagin ni sa pasalamat sa tanan nga makapangita mo nini nga nahimo po kong kabahi o kamupo na yung kabahin sa akong kinabuhi. Manala, magpasalamat kita sa inyo. Usa naman lang kita sa pagsawalog ng Santo sa Misa, maginoso kita sa itong mga sala. Nagagumisa na po sa Diyos. Kung kaninyo mga isyo, na nakalapas sa pagkakulihan, sa unang na sa pulong sa buhat, o sa wala pa buhat sa akin na wapang, kaya ako sala, ako sala, ako na ako sala. Pusa na ang iyo ako ng Santa Maria Panginoon, sa tanang mga anghel at mga santos, kung kaninyo mga isyo, alam ninyo ako niya ako sa ninoong na ako Diyos. Kaluyan na kita sa Diyos na makagawap sa tarampo sa iyo sa mga sala. Dan bagi kami yang nato sa kinabuhin. Amen. Sa ikanapulo kimang atlan, sa ikawalong bulan sama sa pamilya
paghihimo dito sa hulan. Kung naghalad siya mananap dito sa laban sa tibet, alam sa Diyos-Diyos nga natin baka nga iyang higimo. Ugi pa himutang niya dito sa tibet ang mga pari. Apan si Robang, wala ang hunong sa iyang kaupang buhay. Kundi, nagtudlo na usap siya mga pari, ikan sa katawan, alam sa mga halaran niya dito sa kabunduran. Ang bisang insa nga buot mahimong pari, iyang giordinahan pagkapari. Kung inibutanga, makaamid sa panimalay ni Herodo. Sa pagpakasala, busa ilaglag tini, hangtod sa hangtod. Ang pulong sabi mo. Salamat sa Diyos.
Pinatawid ka sa Ebanghelyo sa malalim sa Marcos. Hinayaan ka, O Ginoo. Wala may ugnay ay laing kamong panon sa mga taong na nagpapo. Sa dihang wala na sila'y pagkaon, gipaduol ni Jesus kaniya ang iyang mga tinunan o hinna niya. Naluhoy ako ni inyong mga tamhanan. May gulo na karoon, kadlaw, marikuyong sila panako kung wala na sila'y magkaon. Kung mapauliyon ko sila na wala'y taon, panguyapan sila sa dalan, kay ang uman kanila layo na ba o hindi ka na. Nangutanan kaniya ang iyong mga tinunan, asa man kita mong kuha o pan, hinihining awa o nagapit na arang ipagkaon, hinihining mga tumhana. Hinabang ako ang inyong pan, nangutanan si Jesus kanila. Ito ba ang kaya ipalingkod ni Jesus sa yuta ang mga tao. Ikuha niya ang pito ng pan. Kapasalamat siya sa Diyos. Umaniinig, ibigas-bigas niya ang pan. Kung yata nandun sa iyo ang mga tinunan na kung ilang niya kulagod sa mga tao. Di kumanginig sa mga tinunan, sila may pipilaw sa kagad may isla. Kung si Jesus, kapasalamat sa Diyos, tungod ini. Isugod niya niya ang mga tinunan sa mga pagpulingin sa mga tao. Ang aon, ang tanan o mga puso, mga upad na libo sila. Ang salin niya nahipos sa mga tinunan ay pagpulingin. Ang yan, ipagpawali ni Jesus sa mga tao, isa kay layong siya sa sakayan, umanang iyong mga tinunan, umiyan po sa yuta sa dalmanuta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Laingon ikaw, O Kristo. Palihog-palihog. Belated, Happy Valentine's Day sa inyong tanan. Kumusta na inyo ang celebration? Kailangan ka? Kaliwala sa mga ASM na ito. Pag-higupa ay kamo, ingon na ako ay higupa kanina.
panginupain kami. Sama ako, may lupa, samahan, ang magpabilin niya. Doon siya, kung inumaw daw ako siya, ato kinamdug ka ng iyang mga suko. So, mami siya ipasabot ko ni Juan sa iyang sulat na kung ingon daw kita at hihirupa lang ang Diyos, dapat makita ko doon niya sa paghihirupa sa pag-isip niya. E kung ingon daw na hihirupa lang ito ang Ginoo, niya, ikalaban na ito ang pag-isip niya. Kanan daw, usang ka na kong baka. Kung ito, na rin gawas ng kanta nga, baka kung ka, liar, evil ka. Kaya isa ay hindi magpatinood sa akong mahigugma. Sa akong isigay mo, so, labi na kayo sa akong mahigugma sa labang magpaginawa ng Diyos. O na lang, ini Santos yung isa, mawag magpahinundong ka na ito kung unsa ka na ito, unsa kalapad, unsa kahabog ang paghiguma sa iyo ka na ito. Ang iyang pagpapita siya ang kanuwin na natin. Ang iyang pagkamang iyang tagulubin na natin. Ang pagsalong sa Santos ng Isa, bilig ang mayang kinisya pag-inundong lahat sa makalawas ng buhat ni Kristo. Kung bilig, iinig pagsalong sa Santos ng Isa, iayaw sa kita sa Pinoy. Let me clarify this. Okay. Mumay magod, hindi kayo makakita kung unsa kabilinon ng isa. Muapot na lang kayo. Higayon na sa pagpatampal. I want you to connect the two. Pagtambong sa isa, kung at pagpatampal. Kaya ang buhay ni Gastia ang ibigay ni Jesus sa simbahan para mapatayan niya ang magkalawas ng buhat diyan sa tao. Iya ang ibigay ni Santos na Eucaristia. Kini sakramento sa Santos na Misa. Arong bintihin ayuhon kita. Arong pinaangin ni pagkakong nato, papasaylo kita sa akong mga sila. Kung manawag nato si Jesus, pinaangin sa akong pagkailangan. Kung buto na ako, no? Unahon yun ang pagkakong sa Misa, gayon mo ang pagpatampal. Or it could be ang patambal ka naan ngayon tambong sa Santos ng Misa. Pero tingin ka, hindi mo nyo kung ginahan ng tambong ng Misa eh. Wanto na lang ka eh. Nanambal lang karoon si inyo. Nanambal lang karoon si Kuya Alan. Kuya lang may kukulang sa mga. Kumalang makita, gusto lang kung makita ninyo ang connection sa luha. Kaya, dapat lagi sa tumuna-una na ang Santos ng Misa bilhin mong gayon siya. So, sa pag-apo karon na tumundato ng inyong dinhin, Ginoo, bantay ang imong banay sa walay hunong imong guma. Sa paggamit na itong inipag-apo, ang Ginoo nasa ayon na. Dugay na kita na iyang ibantayan tungkol sa iyang guma. Pinigingon ka sa salmo, Ginoo, inuntumin kami tungkol sa guma imo sa imong bunso.
dugay na iwas nimo, dugay na kita na ibantayan, tungod sa iyong bugma o kaluoy. Para magmunana, kita, nag-atiman pa, nagbantay pa, ako bang iprotektahan ang iyang paghibugma na nato. Ihibugma ba nato ang Diyos sa tinutay? Yan ta, nagkalahi. Ang mga tinutay sa paghibugma sa Diyos, isang isipin mo, pero ang mga tinutay reservation. Umarging pagani. Ginoo, ikaw lang may hupa ko. Hindi lang may hupa ng kamanagan. Lago siya po. At asuya pa. Hindi ko ganahan sa iyang kapway. Usuro ko yung hupo. Ikaw lang may hupa ko, Ginoo. Siya hindi lang. Bili ka lang, bili. Mamadali mo si Jesus. Ginoo, hindi mo isipin. Sama sa bentuman ng Mosin Pauli. At sa lahat kayong mga istorya sa pag-ayong niya sa tao, walang ibawala ang mga elemento sa pagpalayan sa bugma sa Diyos o sa bugma sa isipin mo. Wala akong mag-unawala ang ayong kasino, dapat ako yung naguman kinang subok ni Kristo. Ang paghihuma ni paghihuma nato niya na itong Ginoo kung ano paghihuma sa ating isip na ito. Ito. Doon ay natunghagi talaga nato sa mga ebanghelyo na nanuhog nato ay tulad sa pagpalaghan sapagkat sa milagro ng Ipuan ni Isus na ang pito kapal. Doon ang lima, doa ka isa. Ipanagahan sa Dito. Doon ay doa ka pagkulitan hindi na matunik na po niya sa mga hati. Kunya, maraming ang kumusanin natin. Ang doa kayo kung natin pagkulitan niya sa milagro ng Ipuan sa Dito. Una, kaniyan ko ang Diyos, ginagis siya ang maho, naghimo siya ang milagro, gikan sa wala. God performed miracles out of nothing. Naghimo siya ang kaliputan, ihimo niya ang tangan na nasa kalibutan, ibuhan niya ang tao, sumala sa iyong gagawin na samahan, o sa tanaan na pangyayalan sa ginuhan sa Nino, pinaagi sa wala. Tayo'y nahimutahan. That's why. Ang ikaduha, sa panahon ni Jesus, ipakita niya na ang pagbilagro, ang pagbuhat sa Diyos ng tanghanan sa mga katingalahan ng mga buhay, sa mga bilagro na pangitaw, di ka na sa unsay anak. Nahitabo ang bilagro sa pagpagaghan, sa pagkaon, tungkol kay dunan ay pan na anak. Dunan ay isda na anak. Tama, gilip. Sa pagbuhay sa Ginoo, sa mga milagro, sa panahon niya, sa panahon ni Jesus, in the New Testament, up until now, sa panahon, naging nipunsan ang Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo, mga minagiyan na nato, isip kita ang simbahan, kaya ang simbahan, hindi man ni siya istruktura, hindi man ni siya kapilya sa atong sarapan. Ang simbahan, basis pagnauna sa segundo Vaticanus, mao ang katawahan sa Diyos na pinunyagan sa ngalan sa mga sarang sa Espiritu Santo. Na mao kinikita, kita ang simbahan. Kung nagpadayo ang Ginoo sa paghimog milagro sa atong kaliwala, hindi ka sa usanay anak ang kanan.
sa wala, apan di ka na sa unsay anak. So, unsa man karon hagit? Hagit karon kung gusto ta ayuhon sa Ginoo, una lingkod yun ang atong pagpuhunan. At hangat kayong istorya diya sa pag-aayos sa tao na sa Ebanghelyo na ang pagtuo niya sa Ginoo na kaayunin. Ang pagtuo niya sa Ginoo na kaayunin, tawhan ang kayang yako. Kapalo ko nga, binilang kamo ang gusto ng maayo. Tama? Kaya doon na may mga tao na inyong yako karon na maayo po sila. Tama? Aron nga mamaayo kita, aron mamaayo sila, dapat ang atong pagtuo tinuod. Tinuod ba yung pagtuo? Tinuod. Salamat sa Diyos. Kaya mo ka na ang ipangita ni Jesus sa batang sa kanato na anaan yun ang pagkamatiyot ano sa atong pagtuo, pagsali, ng pagyawa. Kaya sa Diyos. Nagkaroon. Tungon kaya ang Ginoo niya ay magpalayo lang siya sa pagbuot ng bilang kung pinaagi na sa unsay naan nato, dapat doon na kita'y mapresenta sa Ginoo. Doon na kita'y mahalan sa Ginoo. Ganahan ko sa usasa ang mga namamigta na ako din nga apostolado, inisyatibo rin niyo na ako, makasiguro niyo ko nga dahil ang pilit mo ka na hindi ka feeding program. Ang muna ako ha? Nausangin na kabinisyo sa lugaw-lugaw ninyo ako. O nang nagawin ako, ngayon ko, isip din ang umahin niya ng lugaw. Ang tagpapahinan ko niya, kaya gusto ko rin mo ngayon lugaw niya. Ano ba? So, gikan sa anak-anak, kanako, gipapuan nato, di pananaginan sa Diyos kung kinilaaminan sa tanan ang tanan ng puso. Ang kalayaan lang usahay sa maong ibuhat ni Jesus diyan sa pagmilagro ay dunay sobra, dunay nabilib. Pero dili, horor ka dunay. Horor ang lugaw. Ibig sabihin, daghan ang ginamihan. Ay kung may nami ang lugaw, ipadabdi na, may nami. Pero nga kung nilami na siya, ngayon ang nagluto nini, nami man ang iyang pagluto, kumon kay iyang inindi ang buwan. Para kung magluto mo sa inyong balay, para kung nami siya, ako inindi. Pero kung matay kalaban, ang kinapagay kalaban, ay magluto ka, gusto niyo sa pagkano, luwami. Huwag na nagawa ba sa inyo naman, sinusulo kayo. Ayaw ikaw, tapukan sa lahat. Ang pagkawin ng luwaan, ipatawin mo sa iyan. Sama sa kating istorya nga, ang asawa ginaw-tawag ko sa bana ba, pwede mo ba lang ba? Insensitive na ayaw. Pero ang asawa, relax mo tayo. Sa'yo pa sa buntag, grabe ang kasaba, buray yung kasaba at katambang na asawa. Wala ang mga silingan, ang mga amiga, silingan, ako pala na Jesus ka na pala, Jesus pa na. Patay ka. Hindi siya na, hindi ko wala na. Okay lang yung kayo, okay lang yung kayo. Sis, hindi na pwede sis. Ipabawsin na sa sis, kaya grabe na kanya, battered wife na ta. Sige lang, kailan ko. Sis, kung saan ka si Pico Sis, anong kaya ka gusto mong makabalo, kung saan si Pico na po, mahala ka sa pato niya, mahala ka wayo ko niya. Okay. Nakay si Pico. Kung saan yan? Kailan mo makisama niya, magbabaho na nga siya. Wala mo na ang iskito na maliliyo sa wala. Pag-lip ka na lang ang so good sa siya, sa inigulo, so yan. Yan ay pag-iha, nagkabalos na siya sa iyong panay.
love until it hurts. True love hurts. If you are hurt, it is not true love. Why? Because when you begin to love, you give everything. You allow the person to enter your life. Normally, we protect ourselves. Pero when you begin to love, you give up everything, you give everything, yan ay something na may tabo. Di ba masakitan ka? Ito, gihatag yung mga kanan ng mga kasit. O na, may kuman, nawala at yung maswertihin. Nagmahal, nagnasig, nakaihit. Nagmahal, nasaktan, nagpautaw. Pero sige na, the Christian way of looking at the love of God and the challenge for us to love unconditionally is to show that we are true in loving. That we are willing to sacrifice and make all the sacrifices like Christ because we love. Now, until it hurts. Sakit po? May mula between you ba? But we don't have any option but to do this because this is how the Lord loves us. He is hurt. He died on the cross because He loves us. Kaya kung wala lang kita niya yung mahal, isawal siya ng pagkamatyan ka. Kung di rin lang kita niya mahal, pwede ko niya gamitin ang gahong niya. Ang tagong mga nipon ka niya, majiko niya, himuho niyang baki. Himuho niyang baki. Himuho niyang iro. Diba? Ano siya gahong? But why did the Lord refuse to do that? Because He loves us. And He shows His love. Tingnan si tingnan kong tao, Lord, baka pa rin mong ginuma. Baka pa rin mong gimahal. Ang bilang ko ang ginuma siya. You want to show how much I love you? Siya, I love you with all my heart. Ang pagkita niya, yung pagdapas sa puso niya, nagkatubog siya. This is how I love you. This is how He loves us. That's the true meaning of Christian love. Now, are you willing to make the sacrifice? Are you willing to get hurt just because of loving God and loving your neighbor? Do not be afraid. That's why Jesus said in the Gospel of John, do not let your hearts be troubled. Do not be sad. Do not be afraid. It is I, the Lord. Trust the Father and trust Him. That's the message of Jesus. So if you want to receive complete healing, both physical and spiritual, then we have to love like Jesus. We have to love like Him. Tumuhin ka lang siya ang hangin niya na ulo. Kung saan na ito na ay upang na nasama kayo ng Kristo. Kaya kung ito'y pagkutuloy, ang ating pag-ibukan, lahat. Dito ba na nato ang tao, matigong may upang na. Pero ang tao, magiging matigong may upang na ito, kalabanan ko na ito, hindi siya lang. That's why we have to pray and pray and pray that God will give us the wisdom, that God will increase our human knowledge, that God will empower us, will give us the courage to love as He has loved us. Love is patient. Love is kind. Love is not jealous. Love is not
love never fails, according to St. Paul in his letter to the Corinthians. And let our love be anchored on the love of Jesus, as well as on what St. Paul taught to the people of God, to the Corinthians. Now, nakita, magpalayo ito sa pagsaulong sa buhay, dilit na nagahami. Kundi at daw at daw sa ulong na ito, kumang niya sa ratuwa, ang ibigasyon sa Ginoo, ang sarap at si Kero, araw balik kita mamakayo. Araw paspas kita mamakayo. Kaya di kumang na ito ang Diyos sa Ginoo. Wala natin si Kero sa Ginoo. Huwag na ang paagi na mamaayo kita kung dalit ang atong pagpaayo. Love never fails. And this is how the Lord shows us His unconditional love and infinite mercy. Love as Christ loves us. Amen. Ano yung mundo? Pangako kita sa Diyos sa mahal na sa kanunay na natiman ng pagkakaroon sa iyo kagawa. Sa matag pangamuyong kita ngayon, patalimugi kami, Dino. Patalimugi kami, Dino. Senior Santo Niño, the Healing Community, mapadayunong pag-alagad, ngadto sa mga nanginahanglan, ilabi na sa espirituhanong kaayuhan. Kapampo kita sa Ginoo. Patalimugi kami, Ginoo. Na ang mga masakiton, mga binilanggo, o mga naglait sa kalisod, magmalig-on ang ilang pagtuo, diha ni Kristo. Patalimugi kami, na ang simbahan, maghatag o igong pagtagad sa pisikal na panginahanglan sa tao. Na ang mga namunuan sa gobyerno, maningkamot na mahatagan o pagkaon ang mga kabos, pinaagi sa paghatag kanila o maayong panginabuhinan. Na kanunay unta, itang manggihatagon ngadto sa atong mga igsuon nga tinudlo. Patalimugi kami, Ginoo. Nga ang mga nangamatay makasalo na sa bangkete nga gihandam sa Ginoo. Patalimugi kami, Ginoo. May gumawa ng langit o mamahal, ikaw ang katagbawan sa among tagutom. Ikaw ang katagbawan sa among kauhaw niya sa paghiguma kung na kami higuma. Pusga kami sa inyong rasya, sa inyong kaayo, pinaagi ni Kristo na among Ginoo. Amen. Paligo-paligo. Thank you.
Patihog manindo. Ngayon, Sir, pag-ano ka maulang ako ngayon sa sakripisyo, lawatan ka sa Diyos, na mahal magkakaong sa tanan. Lawatan ka sa Diyos ang sakripisyo gikan sa iyong mga kamo, alam sa pagdayang pag-imaya sa iyong manan, alam sa ato kapuslanan, kung sa tibuti ang santos na simbahan. Umilaw Diyos, amo, naghimo, ikaw, nginimpan ang bino, nahinabang sa among kahuyang, itugod nga mahimo sa kilid sila ng sakramento sa kinabuhi dahil galang ka na mo. Kini ang ipangayo, pinangin ni Kristo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo, mana ang saan ka rin. Umayaw ang inyong mga kasintasi. Ako na ibayaw na ito sa Ginoo. Salamat kita sa Ginoo na itong Diyos. Ang ayaw patarong. Sa ito sa mga Diyos, ito na ay matalagawang sa kanan, ay matalang ngayon ng mga kasalamat kami na rin mong kanunay mo sa kanan dati. Isang tuhod, wala din mong kinahanglan na ang pagdahil na parang ang pinuha sa pagpasalamat niya rin mo ay inong gasa. Ang among nga pagpasalamat, wala magdugang sa inyong kahalang loob. Ang patubo, hinoon ka na mo. Kaya sa inyong buma, pinahangin ko sa inyong inyong usa. Huwag sa mga angin, mga santo sa langit, ang sa inyong kami sa inyong maya. Duyong sa inyong may mundo ng pagpapit. Sa mga apostoles o sa mga santos
Kaya natuman sa inyong kaupunan na sa Diyo. Kapag nalilang, ang ikaw ang tayo ng lahat ng mga ang pinagawa ng Yesu Kristo ay mga lahat. Pinami ka niya, kapag niya ang lahat niya, kaya tayo ang makaagaw ng mga Diyos Diyos ng Espiritu Santo, ang tanong may antot sa kaanturan.
kula ng ginapitan sa panginapon sa Ginoo. Thank you.